Ang nangyayari? Eh! Ano? Tay, lasing ka ba? Pambihira ka naman, oh. Wala na nga tayong pera. Bumibili ka pala, kada! Pwede ba huwag yung pag-iinom ko pag diskita mo? Nagdidepresyon lang ako! Alam mo ba ang nangyari sa akin sa araw na ito? Hinarang ni Aling Linda yung tricycle ko sa gitna ng kalsada at sinisigil ako ng mga utang mo raw! Ba't ka magalun? Nangungutang ka na, hindi ko alam! Paano hindi ako nangungutang? Kulang ang ini-intray ka mo sa akin! Ano? Kasalanan ko ito? Ako may kasalanan lang dito! Pagkatapos nila ang tagal! Ano ba? Ano ba? Pagkatapos nila ang tagal! Tayo muna ako, ha? Balik ako. Bata, ano pangalan mo? Gusto maglaro ng basketball? Tara! Yan! Yeah. Ako nga pala si Bon. Tawagin mo lang ako, Bon. Bago ka lang ba dito? Bata, may sandwich ako dito. Ito, masarap. Ha? Sige na. Dahil pa yan. Hige, mani mo. Ano nga pala pangalan mo? Okay. Sa araw-araw na dumadanas ng kahirapan ng aming pamilya, sa araw-araw na nasasaksihan ko ang karahasan sa aming paligid, unti-unting dumilim ang paningin ko sa mundo. Bumigat ang aking pananaw sa buhay. Hanggang sa tuluyan akong nawalan ng pag-asa. Pati sa pag-aaral, wala akong gana. Bumuo na kayo ng grupo dahil ang Club 8586 ay magkakaroon ng pa-contest. Okay ba sa inyo yun? Okay po! Very good. O sige, maraming salamat. O bago kayo umalis, ha, magbiryenda muna kayo, may inanda ako, tara! Ito kayo, kay Mia! Basta huwag niyong kakalimutan na mag-aral kayo mabuti. O, kuya. Kain na kayo. Mm. O ito, kuya. Kain na kayo na kain, ha? Kayo may iya. Marami yan. Eh, friend. Buti yan, dito ka. Sali ka ba sa dance contest? Doon muna tayo. Tara. Oh, sandwich, oh. Kaya na may iya. Tara. Marami pa yan doon. Alam mo, Efren, kahit hindi ka nagsasalita, ramdam ko eh. Mabigat yung dinadala mo. Pero alam mo, huwag ka mahihiya. Kung kailangan ng may makikinig sa'yo, andito ko. Simula ngayon, ituring mo na akong kuya mo. Bakit? Bakit ako interesadong makinig sa'yo? Kasi alam ko naman yan ang kailangan mo, eh. Higit pa yan sa pagkaing akala mo na siyang pinuntang mo dito. Bakit ko alam yon? Kasi naranasan ko na yun, eh. Kung gaano kasakit, yung may mabigat ka nararamdaman at dinadala sa kalooban mo, pero walang makinig sa'yo, hindi yung masabi kahit kanino. Anong nangyari sa inyo? Alam mo, Efren, galing din ako sa magulong pamilya. Magulang na away ng away. Tatay na inaaway si nanay. Mahirap yun, eh. Yung nakikita mo, yung bawat sitwasyon sa bahay nyo, pero wala kang magawa. Dumating ako sa punto sa buhay ko na lumayas ako sa bahay. Nalunan ako sa kung ano-anong masamang bisyo, markada, babae. Walang nangyari sa buhay ko. Hanggang sa may punto na nagtaka rin ako magpakamatay. Nawala. Hindi rin ako nagtagumpay. Tinanong ko yung sarili ko kung ano ba ang dahilan.
bakit ba ako nabubuhay pa? Naisip ko na ang saysay pala ng buhay ko. Ipakita sa mga tao tulad mo na meron pa rin pag-asa. May friend yun na nakikita ko sa'yo. Pag-asa. Ano ba ang pangarap mo, Efren? Ba't mo ako pinapunta dito? Buka muna dito. Tara. Ha? Sige. Maya. Alam ba, Efren, nakausap ko nanay mo. Pumayag na siya sumali ka dito sa Club 8586. Basta huwag mo lang daw pababayaan ang pag-aaral mo. Sabi ko naman sa kanya, huwag kang mag-alala kasi yun naman ang layunin ng aming grupo eh. Nagabayan ng mga kabataan sa kanilang pag-aaral. Ano? Sali ka na? Hindi ko alam. Ano ba pangarap mo? Parang hirap na hirap ka sagutin yun. Wala pa kasi nagtatanong sa akin ng ganyan eh. Pero siguro naman, Efren, may pangarap ka, di ba? Hindi naman pwedeng kainin yun. Hindi nga pwede pang bayad yun sa mga utang o pantuso sa eskwelahan. Mas importante sa mahirap yung ngayon kesa sa pangarap. Alam mo, ngayon lang kita narinig na magsalita ng ganyang kahaba. Pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Maging engineer. Para magawa yung bahay namin. Pero sa hirap ng buhay ngayon, malabo na yun. Di na ako maasa. Alam mo, may pupuntan tayo. Sumama ka sa akin. Ba't mo ko din nila dito sa kulungan? Tsaka ba't papakainin yung mga kriminal? Tama ka. Alam mo, hindi ibig sabihin nagkamali sila dati, hindi na sila pwede magbago na ngayon. Bon, lalabas na pala yung mga preso. Ah, sige, salamat ha. Tama-tama. Ang miyembro na natin yan ngayon, dito sa Club 8586. Isa na ngayon ang namamahala sa Jail Outreach Program. Alam ba, Efren, katulad mo rin yan dati. Pagkain lang ang pinupunta niya sa club. Pero yun, hindi sinukuan ng mga mentors niya. Araw-araw pinangangaralan, tinuturuan ng salita ng Diyos. Alam mo, sabi niya sa amin dati, kami lang daw nagtsaga dyan. Kaya yun, ginusto niya rin yung magbago. Diba may kasabihan nga na habang may buhay, eh may pag-asa. Ito naman tatandaan mo, Efren. Habang may pangarap at determinasyon, may pag-asa. Kahit ang pinakamaliit na kabutihan na gagawin mo para sa sarili mo, sa ibang tao, sa mga mahal mo sa buhay, eh malaki na rin magagawa nun para magkaroon ng pagbabago. Sige na, tulungan mo na ako dito. Kalabas na sila. Ibigay mo na yan, isa-isa doon. Salamat, Boy. Maraming salamat. Hindi mo alam na malaking bagay ang ginagawa niyo para sa amin. Pagpalain ka ng Diyos. Salamat din po. Kaya tayo.